I think when you were in the Senate, tinanong ka rin itong tanong na ito kung magkano yung binabayad. Di po ba? Yes, yes, Your Honor. Ang sagot mo doon sa Senate is 6.5 million over the years. Tama rin po ba? It's on record. Gusto mo ipasomo ko yung records ng Senate? Yes, Your Honor. Oh, totoo. Now, yung 6.5, how many years yun? Over the years, sagot po ninyo eh. Over the years po. Yes. Ilang taon yun, yung 6.5 million? Para makompute namin kung ilan, magkano sa isang taon. Kasi ang sagot po ninyo, over the years eh. From the time they started the operation. And when was that? Operation. 2019, Your Honor. So 2019 hanggang tumigil siya dahil hindi nyo binigyan ng license, hindi nabigyan ng license ng 2024, supposed to be up to 2023. Yes, Your Honor. Yung 6.5 million na yun, ano pong coverage nun? The real property tax? Some are real property tax, some are building permit, occupancy permit, Your Honor. Eh, kasi you have to pay tax on the buildings constructed, di po ba? Yes, Your Honor. Yes, so, ang total nun is 6.5 million. Opo, Your Honor. Oh, sinabi po nga nyo sa hearing na yun that the amount is minimal and did not contribute strategically or maximally doon sa sinasabi po ninyo na pag-asenso ng inyong lugar na Porac. Di po ba? Yun po ang sagot nyo sa Senate, if I remember it right. Opo, Your Honor. No. So, that's the... Your Honor, yun po yung binabayad talaga, 6.5 over the years. Okay, 19... medyo naklaro na natin yan, no? I understand that the PAGCOR received the big amount on the... what do you call that? The registration, the $100,000. And then the performance bond of $300,000. Di ba? And these are being received by the PAGCOR, no? But there's no denying still that yung committed na... But going back to what we're talking about, yung committed illegal activities, no, pertaining to the much more revenue coming from the different scams that were committed inside the hub, eh, yun po yung ating babalikan. Anyway, Congressman Gomez, yes. You still have the floor, and reminding you that you still have like 1 minute and 17 seconds. Thank you, Mr. Chair. Ginamit niya yung oras ko eh. Hindi counted yun, brother. Hindi counted yun. Tanongin ko lang sa yung mga local officials natin, both Porac and ano, and Bamban. Ang daming ano eh, ang daming pananakit na nangyari, ang daming tortures na nangyari. Alam niyo ba kung ilan yung namatay sa inyo? On our part, Your Honor, wala po na, hindi po namin alam. Sa inyo po, sa Bamban? Your Honor, wala rin po akong alam na kung mayroon namatayan. Ako, hindi ako taga inyo, pero alam ko kung ilan namatay sa inyo eh. 63. Sa Bamban po. Pero hindi ko nare-report. Ako, dami na. Kasi, pag mayroon ka, alam mo lahat ng nangyayari eh. I-verify natin po. I-verify natin. Kasi ako po ay last June 4 doon pa lang po naging acting mayor. So, that's why important. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lakas talaga ng welfare clause na Section 60 ng LGU eh. Pwede kayo pumasok sa any establishment under your area of jurisdiction, area of responsibility. Kung hindi nyo ginagamit yung PNP at hindi rin alam ng PNP, talaga may problema po sa lugar ninyo. Then the DALG will have to summon you. They will really have to question you for being ineffective sa inyong trabaho as LGU officials. Mabigat ho yun, ha? May torture na nangyayari. Ando nakita, oh. Yung ibang pinakita doon na mga na-torture, namatay na.
hindi nga namatay sa loob ng compound ng both Bamban and Porac, pero tinapon sa labas. Alam niyo dapat yan. So, Mr. Chair, the social cost is really too high, Mr. Chair, as compared to the benefits that the IGL is giving our country. Ang daming tinatamaan, Mr. Chair, nitong mga pogo, nitong mga IGL na ito. Number one is really the corruption. It corrupts our national government. It corrupts our local government. It corrupts our people. The people in the service. Ang daming illegal activities na nangyayari. It destroys our peace and order situation. Increased criminality. Human trafficking. Mr. Chair, mabigat itong problema natin ito. And a solution must be done. I do not want to say, itigil na natin ito ngayon. But it will really have to be the call of the president whether he wants to stop this or not. It's really his call. On our part, Mr. Chair, we really have to be, kailangan talaga bantayan natin ang gusto ang ginagawa ng lahat ng departamento na ito. Which also involves, itong problema natin, Mr. Chair, because of the doings of the BID, it also involves national security. Sa pababaya ng BID, ang dami nakakapasok dito. Mr. Chair, if you take a close look at intelligence reports, dito lang sa paligid natin, sa Congress, sa paligid natin sa Camp Aguinaldo, sa Camp Crame, ang dami ng mga sleepers, sir, Mr. Chair, na hindi binabantay ng BID. And sleepers are people from other countries that once activated by their country can be formed into a military unit. Ang dami niyan, Mr. Chair. In Cagayan, in Cavite, ang dami ng sleepers dito, Mr. Chair. Kasi ang laking problema ng natin sa BID. They are very much corrupted, Mr. Chair, by what's going on. So, Mr. Chair, let us be more prudent. Kailangan lakasan talaga natin to, and kung kinakailangan natin na i-penalize at parusahan itong mga ahensya na ito, Mr. Chair, so be it. Otherwise, this country mapupunta lang to sa basura. Thank you so much.